bihira lang tayo makakita ng labang suntukan sa mga kababaihan. At bilang isang Pilipino ay kay gandang pagmasdan na mayroon tayong babaeng bersyon ni Manny Pacquiao. Kilala sa pangalang Renz Dakil ang Pinay na tubong Manabo, Abra, kung saan noong 2019 ay pinatunayan nito ang Pinay power sa Hong Kong. Nakalaban nga ng Pinay rito ang isang Hoponesa na prinsesa ng mga Inuwi. Ito mga bay ay ang tinaguriang Lady Samurai na si Nanako Suzuki. Sa labang ito mga bay, ang Lady Samurai na si Nanako ay may kartadang 3 wins with 1 knockout at may isang talo. Ang Pinay naman na si Renaline Dakil ay may isang panalo at isang talo. Kakamangha ang ipinakita ng Pinay sa pag-umpisa ng laban. Layunin talaga nito ang manalo at ang tanging nakikita nito ay ang kalaban lang at walang nararamdamang kaba kahit ito ay isang dayo. <音>这女子比赛啊非常凶啊哎呀漂亮伊斯达嘎的右手摆拳非常狠非常狠啊这个铃木菜奈子呢现在是日本立教大学的这个学生啊她是学辅指的辅指的就是老年人的这个老年人的恢复看护那么全世界呢哎呦伊斯达嘎的右手后手一个摆拳右手的摆拳 Wala pa sa isang minuto mga bay ay napabagsak ni Renz Dakil ang Lady Samurai. Muli pa naman itong nakatayo at nagpatuloy ang mainit na bakbakan. KO Kakatapos lang ng round 1 mga bay at kakabilib nga naman talaga kung paano maglabanan ang dalawang mga iha. Pareho nga itong may talento sa pagbitiw ng mga suntok.21岁，铃木菜奈子，是19。哇，你看双方其实这女子选手啊，防守都不好啊，但是打的是真凶。当然，以他们的力量，可能跟男子的这种打的透劲儿没挺凶的。当年其实日本有个比较有名的选手叫高野人木本啊，二的身高原来是做擂台女郎的，他就非常想打拳，最后生生把自己的鼻梁都打断了。哇，伊斯达加的这个前手啊！ 防守真是好，这两下还是有点意思啊。铃木菜奈子，刚才前手顶了一个前肢后摆，但是啊，伊斯达加漂亮，右摆拳，然后一个后直，非常重啊。伊斯达加整体来说感觉power，哦，但是这个铃木菜子刚才左右摆拳也命中了。 这是女子比赛啊，应该说啊，双方其实power在力量上都不好，但是真的防守也不好，但是拳是真多，无遮挡的命中非常多啊。哦，又是一个交叉，互相的后手的摆拳，你给我一下，我给你一下，后手的摆拳，哇，这个交叉也是很狠啊。哦，于斯达加后手。 Sa unang mga minuto ay bahagyang nakakabawi ng puntos ang Lady Samurai. Effective ang kanyang mga counter punches sa Pinay
At kailan lang, ilang segundo matapos ang round 2 bago bumanat ng husto ang ating kababayan. Nasa pangatlong round na tayo mga bay at naging mainit ang pagka-agresibo ng Haponisa. Napaatras nga nito ang Pinay at sa tuwing bumibitaw ng suntok si Renz ay bigla namang sumusugod rito si Nanako Suzuki. Ito ay para bigyan ng pressure ang laban at makuha ang kalamangan sa mga atake. Last round na tayo mga bay at matindi ang kalamangan ng ating kababayan. Ito ay dahil ang Diyos ang ating kadlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Salmo 46:1. Bago natin puntahan ang resulta ng laban mga bay, ay ito na rin po ang naging last fight ni Renz Dakil sa boxing sapagkat lumipat ito sa kickboxing. Sa katunayan ay isa si Renz sa nag-angat sa bansang Pilipinas sa nakaraang 30th Southeast Asian Games at noong December 2022 nga lang ay nag-champion si Renalyn at naiuwi nito ang gintong medalya kasama ang iba nating mga atleta. Four rounds of boxing, we go to the scorecards, and all three judges have declared the scorecard 39-36, declaring your winner by way of unanimous decision, Renz Dakil! Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat!